ang pangalan mo nga ma'am huli? Denise po. Denise. De La Peña po. De La Peña, ano? Hindi sa manual transmission, papaliwanag ko siya para madali, madali mo siya ma-operate para hindi ka namamatayan, ano? Okay? Dito kasi, mayroong ditong kailangan gawin. Una, yung clutch, saka yung gear, ano? Yung kasi yung namamagitan, yun sa makina, saka sa transmission. Eh ganito, isipin mo lang ito yung makina mo, kaliwa. Okay, na-under siya. So ngayon gusto mo siyang patakbuhin. So kailangan ma-connect mo sa transmission. Kasi yung transmission, nandito yung gulong na dalawa para mapatakbo mo. Ano yun? So para mag-connect yan, syempre, aapa ka sa clutch. Okay? Yan, nag-connect na siya. Ganyan na kasi, nakaganito siya. Ano? So ngayon, nung ipinasok mo ang cambio, press gear, nag-connect. Ngayon, kahit tapakan mo yung gas niyan, hindi pa rin tatakbo yan. Kahit i-handbrake mo yan, hindi pa rin. Hindi pa rin tatakbo. Ah, kasi alam po, naka-ano po yung clutch. Ano? So, para kailangan, i-engage natin yan. Pag i-engage yan, ayan yung itataas mo yung clutch. Hanapin natin yung biting point. So, ngayon, tinan mo siya. Nag-biting na siya. Ano? So, kaya, na-under na siya. So, ngayon, pag inilubog ko uli yung clutch, release ulit. Ganun lang yung sekreto nung ano, nung sa clutch. Paano gagawin natin ang tama yon? May proseso kasi dyan, ano. Pag kinampi mo yan, okay, ito lang sa mga normal, sa mga patag lang, ano. Okay? Ganito, low biting muna, biting. Okay? Yan. Yan tam biting. Yan. Ano? Yan biting, parang konting kata lang. Yan. Pag tinanggal mo na yung brake mo, at tumakbo na, bilang ka na agad. 1, 2, 3, 4, five. O, pwede mo nang release yung clutch mo noon. Ano? So, pag kasi, alibaba, press gear ka, okay? Inangat mo kaagad, nag-biting. Tapos tumakbo, inangat mo. Patay agad siya. Ano? So, kaya, hindi pwedeng ganon. Para kung ayaw mo matayan. Ano? So, kaya, para ayaw mo matayan, biting. Pag nag-biting, tanggal ang brake, tag tumakbo, 1, 2, 3. Usa po yun nawawala. 4, 5. Yan na yun, no? Basta, safe niya hanggang 5 seconds. So, hindi na masusunog clutch lining mo doon. Hindi masusunog siya, no? So, kaya, pag binitawan mo siya na wala pa doon, may possible na, ano talaga, mamatay. No? Pag tumakbo pa lang, 1, 2, ganun naman, oh. May possible na, mamatay siya. So, doon sa range na 8 to 10, so mga 7% o 7 o mga 8, pwede siya mamatay. Pero, the best talaga yan, 1 to 5 na. Kaya, pag tumakbo, 1, 2, 3, pwede rin. Pero, 4, 5, mas maganda. Ano, doon palang ina-allowed. So, kaya, pag ganitong takbuhan, lagi ka nakalubog. Halimbawa, gusto mong huminto, lubog mo yung clutch mo, then brake. Ano, pag gusto mong patakbuhin, angat muli yung clutch mo. Pag inangat muli, bibilang ka uli. 1, 2, 3, saka ka, ano. Okay? So, kaya para mabilis yon, parang 3 seconds, angatin mo na kagad siya, angatin mo na kagad yung clutch. Pag tumakbo siya, 1, 2, lagi ka na kagad ng power. Para mabilis mo siya, maangat mo na kagad yung ano. Kasi may power na, may katulong na siyang power. Kasi yung anong yun, yung clutch na yun, ginangat mo, yung power niya, ginamit niya. Kaya may power pa siya. So, nakaka-recover lang siya pag mga at least mga 3 seconds, 5 seconds. Yung power niya, para may angat siya. Ano? So, kaya kung gusto mong maangat, mamaneho mo na siya ng tama, lagyan mo kagad siya ng power. Ano? O kaya ginagawa sa mga luma na sakyan, ganito. Ginagawa sa mga lumang sakyan. First gear, biting muna, then power agad. Kasi, ginagamit yung technique na yon sa mga hanging lalo. Oo po. Di ba? Kasi yung mga lumang sakyan natin, pag first gear mo yan at nag-biting ka, yung clutch lining masyadong malubay na. Hindi na kaya, unlike yung mga bago yung mga sakyan natin, konting angat lang ng clutch, yung biting kagad, makapit pa. Makapit pa siya. Talaga makapit. Ano? So, kung gusto mo yung luma mong sakyan, ipalitan mo ng clutch lining para konting angat lang, takbo na rin agad. Mas makapit pa rin yung makina niya. Ano? O kaya naman nangyayari yon na kailangan may gas. Kaya, pag mga nagtuturo ay mga luma ng sakyan, ginagawa. Gas agad. Ang bilis ng paasa, gas agad. Ano? Ang gas agad. O kaya, pero dumadaan nyo sa mga biting. Ito nga, biting muna. Importante yung biting muna. Kasi, tingnan mo, nakaganit na kay stable. So, itong handbrake na to, nakahawak doon sa dalawang gulong mo sa likod.
Ito yung handbrake. Okay? So ngayon, pag tinanggal ko tong handbrake na to, pwedeng umatras ako, kaya na-atras siya. So dapat apakan mo ng isa ng brake. Okay. Ito namang inaapakan natin, nasa unahan naman yun. Siya naman. Ano? So ngayon, pag nakataas siya, nakaganito, nakahanging, at paabantin mo siya, pag tinanggal mo yung brake, sino nga hawak? O, di ba walang hawak? Kaya yun yung biting point. Ito na yun, yung clutch. Tanggalin naman yung brake mo, hindi siya atras, kundi paabante siya. O, kaya tatlo yung pwede mag-hawak. Ano? So last resort mo dyan, syempre yung clutch. Ano? Kaya lagi tayo, kaya nga aralan mo lagi dyan, clutch biting. Biting muna, para may humawak sa sakyan mo, para mag-stable siya at di umatras, yung clutch lining. Ay, clutch lining, clutch biting. Ano? Yun ang aralin mo, yan o. Yung clutch biting nan. Ayan o. Para pag nirelease mo, hindi atras siya, paabante siya. Para madala naman yung sakyan mo, pataas, at hindi, kung hindi na kaya ng clutch mo at ayaw ng tumakbo, suportahan mo siya ng power muna. O yung, hindi naman sobrang power, kailangan dito sa 2,000 RPM lang or 2.5. Then pag may power na siya, doon mo pa lang siya allowed na i-release yung clutch mo na konti. Kaya may tamang ano yan, may proseso yan. O ganito. Okay, clutch biting. Pag may clutch biting na, kung saan siya nag-biting, yung clutch mo, doon na lang. Stable lang po. Okay. Stable na, wag mong gagalawin yon hanggat walang power. Okay? So, pag stable na siya, maglagay ka na ng power. Ayan o. Hanggang 2,000 RPM. Then, pag may power na siya, release mo na yung clutch mo. Konti lang. Dahan-dahan po. Hindi, konti lang, gabuhok lang. Kung saan lang siya tumakbo. Okay? Kung gusto mong paintuin, ilubog mo ng konti. Kung gusto mong paabantihin, iangat mo ng konti. Di may power. Kung gusto mong mabilis ang takbo, angat mo ng clutch, konti ng clutch mo. So, ganun siya, ano? Sa mga traffic, sa mga patras. Ano? Sino lang naman yung kaya mahirapan ka naman sa mga sa manual pag hindi tama yung turo sa iyo na first gear mo, patakbuhin mo. Patay ng patay. Gagano'n na. Pero pag tama yung pagkakaintindi mo, diretso ka na. Basta lagi yung, ayun lang naman eh. Biting. Power. Oh, huwag mong bibitawan siya nang walang power. Pag may power na siya, sustain ang power mo, dibitawan mo yung clutch mong konti. Pag tumakbo na, 1, 2, 3. O, di power ka pa. Di ba? So, hindi mamamatay ang makina mo. Ano? So, kaya yung iba kasi turo ba, masunog ang clutch. Matusunog talaga yan pag yung paakyat. Sobrang hanging, tapos eh, nakababad yung ano mo. At ayaw tumakbo, pinipilit mo. So, kaya dito pa lang sa mid-hanging, pinapractice mo na kagad yun. Yun ang gagawin natin. Kasi tatlo yan. Low biting, mid biting, saka high biting. Yung low, gamitin mo sa patag lang, ganito, patag lang. Saka yung sa palusong. Pero pag pataas, mid biting, kailangan may mid biting tayo doon. Pag high biting, kailangan magaling na yung paa mo doon sa biting, yung power agad. Ano? Kasi pag hindi mabagal yung proseso mo doon, masusunog ang clutch lining mo talaga. Ano? So kaya doon pa lang, dito pa lang sa low biting, mabilis na kagad siya sa biting point. Mabilis yung kagad yung release ng clutch mo. Hanggang doon sa clutch biting lang. Hindi sobra. So, pina-exercise yan. Eh, papa-exercise ko sa iyo yan mamaya. Ano? Okay? Kailangan doon lang yan, oh. Then, lubog. Ano? Para pag may biting na, power. Pag may power na, release ng clutch. Ano? Wag mong i-release ang clutch na walang power. Mamamatay siya. Ano? Okay? At wag kang magpa-power nang wala pa siyang clutch biting. Ano? Kasi pag nag-gas ka agad, wala pang clutch biting, atras siya. Tama? Kaya dapat yung proseso. So, kaya yun lang aralin mo naman dito, proseso. Paano proseso? Clutch biting. Siya kasi yung mag-hold sa sakyan mo para hindi matras. Okay? Pag may mag-hold na, kailangan niya naman, kailangan power. Pag may power na, saka pa lang. Pag wala pang power, wag na wag mo nga angat yung clutch. Pag may power na siya, angat mo na yung clutch. Tatakbo na yan. Ngayon, bumaba ang power mo, dagdagan mo. Huwag mo papayagan na bumababa yung power mo. Kasi titigil. Titigil po. Talaga yun. Babagsak talaga yun. Okay? Sana madaling maintindihan, no? So, okay na yun. So, papaliwanag ko ulit sa yung isa. Manibela naman. So, wait lang, ha? Manibela naman tayo. Yan. Atas ko lang. Para paliwanag ko sa iyo sa manibela. Sa manibela naman, nakita mo to?
yung tsura nung nabela mo. Tuwid. Tuwid siya, no? Okay. So, ibig sabihin, kasi yung gulong di mo naman kita. Kita mo ba yung gulong din? Hindi po. So, dahil di mo naman kita yung gulong, dito ang magbabasa sa manibela. E, tsura na yan. Yan na yan. So, ibig sabihin, gulong natin, pag nakarito, nakatuwid. Ano? Pag inikot mo ng isa yan, na ganitong itsura, yan. Yung gulong mo nakaganito na. Ano? So, ibig sabihin, pag ganun siya. Then, inikot mo pang isa, sagad na. Na ganito ng gulong mo. Ano? Sa mga U-turn. Then, pag binalik mo ng isa, ganun. Kaya ang balik niyan, isa, balik siya doon sa isa. Then, isa pang ikot, so, nasa gitna na ulit siya. So, ganun din sa kanan. Ikot ng isa, na ganito, sagad. Okay? So, dalawang ikot lang, ang bilang ng dalawang ikot. Kaya ang balik, dalawa. One, then two. Laging ganyan yan. Sa balik ng two, hindi pwede ganyan, hindi pwede ganyan. Dapat two it. Ha? So, paano yung ginagawa? So, pag mag-u-turn tayo, halimbawa, ito, so, sasagin mo naman mele-pele mo ito. Okay? Ayan yun, oh. Tiyan mo, ah, ganito. So, paano ibabalik yan? So, pag gabalik niya, ganito. Okay, ganyan. Bago siya tumuwid, ibalik mo na yung isa. Tama? Bago siya tumuwid, tinaw siya. Then, pag tuwid na siya, ibalik mo naman yung isa. Okay? So, diretso na siya. Okay? So, kaya, iyan ang magandang pattern. Dalawang ikot. Ano? Okay? So, pero may mga technique ka naman dyan na pwede mong mabilis. Ano? Depende sa'yo. So, gusto mo mabilis ang liko, di mabilis din dapat ang ikot. Okay? So, yun ang mga pattern din sa mga U-turn. So, ano naman kita ng paano magliko sa mga kanto na hindi umaalis sa kalsada. Okay? Di mo centering. Di ba mayroon tayo nakalagay na centering dyan? Ano ba siya? Ano ba dito? Ito yun. Okay. Papakita ko sa yung kanto na yan. Yung kanto na yan, limbawa, yung kanto na yan, ano? Opa. So, pumunta ka dyan. Di ba, ginagawa nung iba, pag pupunta dyan, pupunta sa kabilang kalsada para gumana. Opo, para mas malayo. Mabuelo. Hindi mo kailangan yon. Hindi mo pwede yon. Kasi po, ibang lane na po. Ibang lane na yun. Pwede maapektuhan mo siya, magkukos ka ng traffic, opo. Or pwede ma-disgrasya ka nga. Kasi pumunta ka pa doon. Opo. So, may mga technique doon para magawa mo. So, una, syempre, ito. Dito ka na lang sa linya na to. Kaya ba, pupunta ka na. Una, gagawin mo yung side mirror mo. Itatapat mo dyan. Sa dulo po. Yan, nakadulo. Yan. Okay? Ay, papakita natin sa audience. Yan. Na, so, pag nakita mo na yung anong yan, siyempre, ikot mo na itong isa. Ayan, ito ang manibela. Papakita natin. Ayan. Ikot mo na ang isa yan. Okay? Then, pag pinabanti mo siya, itatapat mo naman yung sa tagiliran mo. Ayan, oh. Diyan sa pinaka, ito, yung pillars na yan. Ano? So, pag dapat na yan, isagad mo na itong manibela mo. Tingnan mo siya. So, hindi nasasabit yan. Ano? So, hindi ka para sumabit na dyan sa kanto na yan. Lahat ng kanto, ganun ang gagawin mo. Ha? Ayan na nga. So, dara-daratso na, hindi naman sasabit na yan. Ano? Ganun lang sa mga kanto. Ganun yung paggamit ng manibela. At ganun din paggamit ng pag-approach sa mga kantuhan. Ano? Para hindi tayo lumiliban sa kabilang kalsada. Ha? Lumiliban sa kabilang kalsada para lang makapagliko. Hindi ba pwede yan? So, kahit ganito kanipis, ganun-ganyan ka yung distansya sa'yo, yan, kaya mo pa rin lumiko na hindi ka nakaka-apekto ng iba. Okay? Yan, lalo sa mga sedan o kahit sa mga ano, iba mga kahit mga SUV na ano, ganun laging side mirror. Pero pag mga van, una dyan yung pillars muna dito. Halimbawa yung NB350 o kaya yung commuter, unahin mo na walang uso eh. Ano, so unahin muna syempre dun yung tagiliran mo na ito mapat sa ano. Then ikot ng isa, then pag lumagpas na sa upo, ano, saka mo isakit siya. Okay, yun ang istorya niyan. Sabi ganun, ano? So, start naman tayo ng driving. Okay, diretso lang.
Kaya nakita tayo dun. Pataas. Dun. Sige. Go. Sige. Copy agad. Tama na yan. Ayan, go. Ang tama sa guhit. Yun. Sige, go. Dagdag. Sige pa. Sige pa. Then, second gear. Go. Release. Okay, go. So, slow down. Signal ka ng kaliwa. Then, ready to first gear. Neutral. Then, first gear. Then, release ng clutch. Then, power. Gas agad. Sige, kulang ang manibela mo. O, dun. Ikot mo na. Sagad mo na. Yan. So, hindi mo na nabantayan kanina. Oh, hindi. Na-enter naman. Na-enter ka. Waiting mo na. Yan. Hindi mo nabantayan yung ano mo. Tama yung ginawa mo na hindi mo din diretso. So, nilubog ang clutch ng reno. So, the best yun. Ano? Kasi di kaya eh. No? Kaysa naman dara-diretso ka. Kangkungan. Babalik. Tama yan. Yan ang mga tamang gawin. O, mga ito. Ano to? Cemento. Cemento yata yun. Okay. Diretso lang. So, ilag ka lang dyan sa ano niya na tapos kakaliwa ka. Signal ka ng kaliwa. Okay, sige. Yung hinto natin hanggat makita mo. Dito ka sa yan, kasi dalawa yan eh. Yan, o. Oh, ganyan sa kanto ha. So, makita mo lang dapat yung sige ba, di pa kita. Huwag kang bigla-bigla ng brand. At may hilo naman ang iyong kasama. Yan. Okay, kita mo na ba? Sige pa, di pa kita oh. Ayan oh, kita mo na siya ngayon. Ano? Ayan ang dapat ang hinto, ano? Oh, eh dito may truck oh. Oh, kita mo yan. Ngayon, kung hindi mo kita yan, eh paano ka makakapag-prepare? Ayan. Okay. Okay. Hindi ganun. Ano? Ayan, diretso. Okay, bawin agad. Ayan, okay. So, doon sa may pedestrian lane na yon, kakaliwa ulit tayo ha? Okay. Sa akin, gil ka na. Hi ka muna. Hello po. Okay, slow down. Signal ka ng kaliwa para maintindihan ka na nasa likod mo, kakaliwa ka pala. No? Kasi pag biglaan kung maliwa dyan, di gawawa naman nasa likod. Hello po, magaling na po ako. Ayan. Ready ka ng first gear. Laging ganun. Ayan, oh, kasi mabagal tayo dyan. Dapat mga intersection. And go. Good. Oh, di ba? Sige, tao ko yun. Tama lang yan. Huwag ang kabahan. Balik mo na. Then, balik ulit. Yun. Then, hindi mo gumit na. Nakit na naman ni Bella. Good. Ayan, akit ulit tayo. Ikot ulit tayo doon, ha? Mga dalawang ikot man lang. Para yung, ano mo, muscle memory, dating sa mga ganyan. Slow down na, slow down. Lagi slow down. Basta magpapasok na ano. Okay? Then, ikot mo na ma'am. Ikot mo na. Ikot. Ikot pa. Then, bawi agad. Bawi agad. Very good. Then, ikot. Pag kulang, dagdagan. Pag sobra, bawasan. No? Iyon. Kuha mo. Iyon. O, diba? Ikot, ha? Dalawang ikot. Hanggang mahilo yung nagbabantay ito. Dabes itong roundabout na to. Para sa mga tracing mo sa mga alsada, hindi ka nahihirapan. At hindi ka rin mahirapan sa rotonda. Ano? May rotonda pa naman po sa Olivares. Ang daming rotonda dito. So, dabes yan na exercise. Okay, go. Ikot ka pa, ha? Bagalan mo lang. Huwag mo lang isasabit na yan. Kulay puti yan. Ito pula sa atin, ha? Hindi pwede may kulay na puti itong sakyan natin. Kaya pag sobra, bawasan. Pag kulang, dagdagan. No. Akit ulit tayo, ma'am, doon sa taas, ha? Okay, go. Magaling na agad. Wala pang 4 oras. Mahusay. Madaling pumick up. Magaling tong aking estudyante kita. May ano to, may future ba makapag ano agad to.
napagkanda na kagad. Para ano yung career niyang architecture. Oh, second gear. Good. Kasi hirap na ano. Okay. So, signal ka ulit ng kaliba. So, ready ka ng first gear. Siyempre, may humps kasi. So, neutral. Yan. O, ready ng first gear. Pag ano, first gear ka agad. Yan. Para pag gumahon, o, may brake agad. O, gas, gas. Mawawala ng ano mo. Then, ikot mo ng isa. Tama na yan. Tama na yan. Diba? Kasi pag na-late yan, yung kanina, late ka, diba? O, balik mo ng isa. Yan. Good. Pag na-late ka doon, eh, doon ka pupunta talaga. Yung mga magmamami doon, eh, baka madali mo pa, no? Okay, so signal ulit tayo ng kaliwa. Para susunod nating lesson, yung last 4 hours mo, puro parking naman tayo. Yan naman ang ituturo ko sa iyo, ano? City driving with parking. Kasi magaling na ikaw sa mga biting. Majuhay na. Oh, kita mo na ba dyan? Hindi pa. Okay, kita mo. Mayroon ba dyan? Umante ka. Umante ka pa ng konti. Kasi hindi pwede nakatingkayad ka. Umante ka konti. Yan, oh. Yan dapat ganyan. Yung kitang-kita mo talaga siya. Dito. May kotse, no? Dyan. Ano na dyan? May sasakyan din po. Oh, clear muna. Kasi hindi pa masyado mabilis yung biting mo. Pag magaling na, edi barada ka agad, ano? Pero ngayon, intay-intay mo natin yan. Maglir. Yan, dapat ang mga basic tatandaan lagi natin. Ano, clear ka na? Mayroon pa rin. Dito sa taas, may dalawa din. Mga hanggang alas 4 tayo dito ng hapon. Mga kaalis tayo dito, mga alas 4. Clear na dyan, ha? Dito, last na tong kotse. Baiting ka na agad. Ha? O, din para pag nilagay mo ng power, o, di ba? Takbo agad siya. O, ganun agad, ano? Habang naghihintay ka, yung paa mo laging nakaradi, o, baiting tayo, baiting. Yeah, ganun na. Then, second gear ka agad. Okay? Good. Signal ka ulit ng kaliwa. Kakaliwa ulit tayo yan. Magaling. Ha? Slow down ka lang. Dapat center ha. Laging center. Magliligo. Center. Ready ka ng ano, neutral. First gear. Kasi slow down tayo dyan. So medyo mabagal dapat tayo dito. Okay? So ready ka agad. Okay, go. Go ka agad. Clear ano? O yan. Okay na yan. Very good. Clear, huh?